Isang araw sa probinsya, may isang lalaking pauwi na galing sa kanyang trabaho. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niya yung usual na dinadaanan niya, sarado. Kaya kailangan niya pa dumaan dun sa kabilang daan para umikot siya pauwi dun sa kanilang bayan. So syempre medyo na bad trip siya kasi ang layo pa ng ikutan niya. Madadaan pa siya dun sa medyo magubat na lugar. Magubat man yun pero may mga bahay-bahay pa rin naman dun. May mga taong nakatira dun. Pero hindi niya kabisado yung lugar na yun kasi hindi naman siya usual na dumadaan dun. Pero wala naman siyang choice kaya kailangan niya pa rin dumaan dun sa daan na yun. So nilakad na nung lalaki yung alternate route papunta sa kanilang bahay. No? Habang naglalakad siya, tumitingin-tingin siya sa mga paligid niya kasi na-amaze siya sa mga nakikita niya. Kasi bago sa paningin niya, hindi naman siya usually na dumadaan dito eh. So habang naglalakad siya, no, biglang may nakaagaw ng pansin niya. Alam niyo ba kung ano yung nakaagaw ng pansin niya? Siyempre, hindi niyo pa alam. Ang nakaagaw ng pansin niya ay isang malaking elepante. Malaking elepante talaga na nakatayo sa gilid ng isang bahay. So habang naglalakad siya, tinitignan niya yung elepante. Bakit nakatayo doon yung isang malaking elepante? So nadaanan niya na yung bahay, no? Habang naglalakad pa rin siya pa uwi, iniisip niya bakit may elepante doon. Pero siguro naisip niya, baka napatambay lang yung elepante doon o napadaan tapos huminto doon. So yung susunod na araw, no? Ganun pa rin, sarado pa rin yung daanan, yung usual na dinadaanan niya. Kaya kailangan na naman yung umikot dito sa kabilang daan, pauwi dun sa bayan nila. Medyo bad trip pa rin siya, no? Kasi ang layo na naman ang iikutan niya. Doon na naman siya dumaan, no? Yung sa dinaanan niya kahapon. So habang naglalakad siya, may umagaw na naman ng atensyon niya. Yun na naman, yung elepante na naman, nandun pa rin sa bahay na yon at hindi pa rin umaalis. So, nagtaka na siya kung bakit nandun pa rin yung elepante isang buong araw na yung lumipas at hindi pa rin yung maalis yung elepante dun sa lugar na yon. Kaya ang ginawa niya, nilapitan niya yung elepante. So habang papalapit na siya sa elepante, biglang bumuhos ng malakas yung ulan. Kaya ang nangyari, napatakbo na lang siya ng mabilis pa uwi at hindi niya na nalapitan yung elepante. So pagkarating niya sa bahay, wala siyang ibang inisip kung bakit nandoon pa rin yung elepante. So kinabukasan, nung papauwi na ulit siya sa trabaho, bukas na yung usual na dinadaanan niya. Pwede na siyang dumaan doon. Pero hindi siya dumaan doon. Dumaan siya doon sa kabilang daanan, yung malayo, yung umiikot papapunta sa kanilang bayan para makita niya kung nandoon pa rin yung elepante. Ayun, lakad siya, no? Lakad siya. Hanggat sa makarating na siya doon sa bahay, yung gulat niya, nandoon pa rin yung elepante. Nakatayo pa rin dun sa gilid ng bahay. So sobrang curious na siya, no, kung bakit nandun pa rin yung elepante at di pa rin umaalis. Tatlong araw na. Siyempre, sa sobrang curious niya, nilapitan niya na yung elepante. So habang papalapit na siya dun sa elepante, nakita niya na meron palang tali sa binti ng elepante at nakatali doon sa isang poste. Kaya ngayon, bigla siyang napaisip. Nagtaka siya kung bakit ayaw umalis ng elepante eh hindi naman kakapalan yung tali na nakatali dun sa elepante at kayang-kayang putulin ng elepante yon. So habang nag-iisip siya dun, no, biglang lumabas yung may-ari ng bahay. So ang ginawa nitong lalaki, nilapitan niya yung may-ari ng bahay at tinanong niya kaagad kung bakit ganun yung elepante. So ang sabi niya dun sa may-ari ng bahay, bakit itong elepanting to hindi kumakawala? Eh kayang-kaya niyang putulin yan, eh nipis lang naman nung tali. Alam niyo ba kung ano yung sinagot ng may-ari ng bahay? Sabi niya, basic, well, madali lang yung ginawa ko dyan. Bata pa lang yung elepante niyan, tinali ko na yan. Kaya nung maliit pa siya, hindi pa siya ganun kalakas para mapagtal niya yung tali na itinali ko sa kanya. Nung maliit pa siya, sinubukan at sinubukan niyang kumawala dyan sa taling niya. Pero hindi siya nakakawala. Kaya ngayon, malaki na siya, nasanay na siya. Iniisip niya na kahit itry niya, walang mangyayari sa kanya. Kaya yung elepante, sa ganung mindset, hindi na siya nagtatry na kumawala. Sometimes in our life, may mga ganito rin nangyayari. No? May mga cases din ang gitong nangyayari. Pag nabigo tayo ng maraming beses o paulit-ulit tayo nabibigo, humihinto na tayo. Kasi iniisip natin na hanggang dito na lang talaga yung kaya natin. Eh. Iniisip natin na hanggang dito na lang talaga. Iniisip natin na yun na talaga yung limit natin. Nagsisettle na tayo after natin mabigo. Nagpapatali tayo sa isip natin hanggang dun na lang talaga ang kaya. Pero you know what? Nakakalimutan din natin na tayo ay nag-grow. Na as time goes by, lumalakas tayo. Na habang tumatagal kahit paulit-ulit nating sinusubukan pero paulit-ulit tayong nag-fail. May growth at progress dun. Hindi nyo lang nakikita pero you are growing from that. Lumalakas ka dun. Failure is the key to success, di ba? Paulit-ulit nating naririnig. Kasi totoo yun. Kahit anong failure pa yan, sa school, sa work, sa sports, o sa love life, o kahit ano pa yan. Kahit ano pa yung gusto mong subukan o yung sinubukan mo na nag-fail, huwag na huwag kang hinto kasi parte yan ng journey mo. Failure is the key to success at hindi magiging success ang failure mo
hindi mo susubukan ulit. Sabi nga sa Bible, di ba? Galatians chapter 6 verse 9. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya kung hindi ka susuko, may aanihin kang bunga. Kaya go. Try again.